Isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay. Ikinagagala ko pong makasama kayong muli sa ating pong ginagawang pag-aaral, ginagawa po natin pagre-repaso ng leksyon ng mga talata sa banal na kasulatan, specifically ang book ng Isaiah. Ako po yung umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan, ginagabayan, at patuloy na nararanasan ang biyaya ng ating mahal na Diyos. Nawa po mga kaibigan, mga kapatid, ay bagamat maraming mga pagsubok ng buhay, itong mga pinag-aaralan natin ay nakakatulong upang mas lalo po tayong manindigan, kumapit sa ating Panginoong Diyos. Napag-aralan po natin nung nakaraang linggo. Yung title po natin is When Your World is Falling Apart. And I would advise kung kayo po ay hindi po namin nakasama nung nakaraang pag-aaral, ay maaari pong mas maganda pong mapanood ninyo para makita nyo po yung development ng ating pag-aaral. Last week, pinag-usapan po natin yung When Your World is Falling Apart, at dun po nakita po natin na si King Ahaz ay hindi umasa sa ating Panginoong Diyos. Mas pinili niyang umasa sa kaharian o sa hari ng Assyria. At hindi lamang po yun mga kaibigan, he failed to recognize the power of God, the presence of God, yung promises ng ating Panginoong Diyos. Sana po sa ating mga hinaharap na pagsubok ngayon, at kung pakiramdam natin ay ang world natin is falling apart, we will not miss to recognize God. Ma-recognize natin na tanging ang ating Panginoong Diyos ang makakatulong, makakagabay, at siya po yung laging nariyan upang na sa ganun ay masigurado na tayo mga kaibigan ko ay nasa tamang landas. Ano po? So mga kaibigan, again, yung topic po natin last week, When Your World is Falling Apart, we studied Isaiah chapter 7. At ngayon po, pag-uusapan natin yung last part ng Isaiah chapter 7 and also chapter 8 ng Isaiah. At ang title po ng ating lesson is The Hard Way. Ngunit bago po ako magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid, sa mga tumatangkilik ng programang ito, ay nanyayahan ko po kayong i-like ang aming page upang nasa ganun ma-notify po kayo sa mga new videos that we are releasing. At lalong higit, humihingi po kami ng support ninyo mga kaibigan, mga kapatid. I-support nyo rin po yung aming YouTube account. Makikita nyo po dyan. Nandyan din po yung aming YouTube account na kung saan ay nagre-release rin po kami, naglalagay rin po kami ng mga videos. So pwede nyo rin po mapanood itong mga pag-aaral na ito sa pamamagitan po niya. So supportahan po natin, mag-subscribe po kayo dyan at i-share nyo rin po itong mga video ito. At nice ko rin pong i-take ang opportunity ito to say thank you. Salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Like what I've said, hindi man po ako yung tao na nagpo-post ng mga bagay o kung ano-ano man, pero gusto ko pong pasalamatan yung lahat ng mga tao na patuloy na kinikilos ng ating Panginoong Diyos at patuloy pong sumusuporta sa ministry ito. Salamat po mga kaibigan, salamat po kung nanonood po kayo ngayon, salamat po sa mga sa tulong ninyo, sa financial support at saka sa mga gamit sa mga tulong po ninyo upang sa ganun magkaroon po tayo ng mga kagamitan na magagamit po para nang sa ganun mas maging maliwanag, mas maging maayos ang ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So again, maraming salamat po and patuloy po naming hinihiling ang inyong panalangin at ang inyong suporta, and we hope to create more content for God's glory. At of course, pinagpe-pray rin po namin kayo. So maraming salamat mga kaibigan. At ngayon po, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating lesson, tayo po'y magalang na yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat mahal na Diyos sa aming pag-aaralan ngayon. Tulungan kaming maunawaan nito, magamit namin sa araw-araw naming buhay. At nawa po o Diyos, ang mga bagay na mapapakinggan namin, mapag-aaralan namin ay makatulong upang nang sa ganon mas lalo po kaming mapalapit sa inyo, mas lalong lumalim ang aming pagkakilala sa inyo, mas lalo po Panginoon na kami ay mag-init sa aming pananampalataya sa inyo. Lord, hinihiling po namin ang paggabay ninyo, ang tulong ng Banal na Espiritu upang nasa ganun maunawaan namin, at hindi lamang maunawaan, maisabuhay po namin ang aming mga pag-aaralan. Maraming salamat, mahal na Diyos, at alam po namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, ang title po ng ating lesson is The Hard Way. And I think from the title itself, sapagkat ang nangyari kay King Ahaz ay hindi po siya nakinig sa ating Panginoong Diyos. And I think
Most of the time, ganito ang nangyayari sa atin, lalo na po sa mga bata, ano? Pag atin silang pinagsasabihan and they don't want to listen, ano po nangyayari? Napapahamak sila. May nangyayari sa kanilang hindi maganda. And most of the time, ang sasabihin natin ay they learned the hard way. Ano po? So, kumbaga mga kaibigan, mga kapatid, itong nangyari kay King Ahaz ay maari sanang merong paraan o merong, ang Diyos ay merong plano na mas maganda. Kaya lamang dahil hindi nakinig itong si King Ahaz, ang nangyari po ay mas lalong napalala. Mas, yung akala niyang daan na magpapadali sa kanyang hinaharap na pagsubok ay naging dahilan upang mas lalong mapahirap ang kanyang pagdadaanan at pagdadaanan ng buong Huda. And I think, mga kapatid, mayroon akong narinig na isang quote coming from isang writer. Ang sabi niya ay yung mga fools daw, yung mga fools, they learn from their own mistake, and yung mga wise, they learn from others' mistake. Well, ang ibig lang sabihin daw po nung author doon ay, if we really want to avoid yung mga mistakes, we listen to other people, learn from their mistakes, and try our best not to do it again. Or, maaring narinig na natin, may nagsabi na sa atin, oh, ganito yung mangyayari dyan, o kaya ito, na pag-aralan natin yung Bible, ganito yung mga nangyayari sa kanila. And yet, we still decide to do it on our own. Kahit na, lalo na kung ang Diyos ang malinaw na nakikipag-usap sa atin at sinasabing huwag nating dapat gawin, and yet, nag-decide pa rin tayong gawin, ang nangyari po mga kaibigan ay we will learn the hard way. Ano po? Or, posible rin na akala natin mapapadali, pero in reality, we are choosing the hard way. So, ganun po ang nangyari kay King Ahaz. Akala niya yung pagkampi niya kay Tiglath-Pileser ay mapapadali ang mga bagay-bagay. Pero hindi niya alam, mas mapapalala, magiging mahirap ang kanyang pagdadaanan. Pero maganda po sa ating lesson ngayon, ang sabi sa Isaiah 8:17, which is our memory text, ang sabi, I will wait on the Lord who hides His face from the house of Jacob, and I will hope in Him. Ang isang magandang gawin natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, maliban sa tayo ay umasa o tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos, pag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, ay meron tayong pag-asa sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Alam po ninyo yung pagdadaanan ni King Ahaz at ang kaharian ng Huda. Ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, pag-aaralan po natin ang malinaw yan. Ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, mangyayari talaga yung mga pagsubok. Kaya nga po, di ba, naalala nyo yung anak ni Isaiah, ang ibig sabihin ng pangalan, yung una, ay a remnant shall return. Sinasabi ng ating Panginoong Diyos, dumaan man kayo dito sa pagsubok na ito, huwag kang kumapi sa Assyria, may mga pagsubok ka pa rin pagdadaanan, but do not worry, a remnant shall return. Kaya lang po ang nangyari ng mga patid, hindi nakinig itong si King Ahaz. At ngayon po, para po mas lalo nating maunawaan at mas mapadali ang pag-aaral ng ating lesson, dinivide ko lang po into 3 points ang gusto ko pong i-share sa inyo. At nawa po makatulong ito, maging paraan para madali po ninyong ma-share, madali ninyong ma-memorize, at madali ninyong maalala ito pong mga pag-aaralan natin ngayon. And again, I will try my best to make it as simple as I can. And ito po mga kaibigan, sana po huwag kayong maboring this because this is historical. Titingnan po natin from the historical perspective paano siya na-fulfill and at the same time the lessons that we can get from it. Ang una ko pong linagay dito, ang first letter I na ating pong pag-aaralan, na linagay ko po dito is that when we are facing troubles, problems, when we feel like the world is falling apart, we can receive information from God. Di ba? Kasi bakit po? Pinag-aralan natin last week, binigyan ng ating Panginoong Diyos si King Ahaz ng sapat na impormasyon para siya'y magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And yet, he decided not to do it. Basahin po natin sa Isaiah 7:14-16. Ang sabi ganito, Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. He shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings who you dread will be deserted. So dito mga kaibigan,
nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng information kay King Ahaz na pagkapanganak ng bata, which will be called Emmanuel, at pinag-usapan po natin yan, yung mga iba't ibang mga possible interpretation ng Emmanuel. Ano po? Ang sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, bago pa matutunan ng bata yung tama at mali, yung dalawang kaharian, yung Israel at saka yung Syria, okay, magkaiba po yung Assyria at Syria, yung Syria at saka Israel na nais na sakupin itong Huda, nais makipagdigmaan sa Huda. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, itong dalawang ito, wala na. Bago pa. Ibig sabihin, ganun lamang. Imagine nyo, pagkapanganak ng bata, sabi natin 9 months sa sinapupunan ng ina, at pagkatapos, bago malaman ng mabuti at masama. Ibig sabihin, ilang taon lamang, mga kaibigan, mga kapatid, ang titiisin ni King Ahaz, magtiwala lamang siya sa ating Panginoong Diyos, itong mga kaharian na tumatakot sa kanya, gumagawa sa kanya ng mga kung ano-ano bagay, tinatakot siya, mawawala yung mga yan. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid? Sa ating practical na buhay, ang Diyos nagbibigay ng information sa atin. At ito marahil, itong pinag-aralan natin, is an information for us para nang sa ganun makita natin na hindi right away pagminsan ang mga pagsubok ng buhay ay naaalis. Hindi right away pag tayo ay nanalangin, tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos, ibig sabihin mawawala na lang right away yung mga problema ng ating buhay. Minsan it will take time. And habang dumaraan tayo dun sa mga pagsubok ng buhay, ang maaasahan natin ay walang iba kundi yung terminolohiyang sinabi dito o yung pangalan na Emmanuel, nang ibig sabihin ay God with us. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga kaibigan, mga patid, kahit na may mga pagsubok ng buhay, kahit na may mga problema tayong pinagdadaanan, at tayo'y nanalangin na umasa na tayo sa ating Panginoon, and yet nandun pa rin, hindi pa rin tayo nakakawala doon sa mga pagsubok na yon, ang maaasahan natin, ang Diyos ay kasama natin, and later on, those problems will come to an end. Tingnan nyo ang sabi ni Watts JDW. By the time the child is old enough to make decisions, the land of the two opposing kings will be devastated. The sign is simple. It has to do with a period by which time the present crisis will no longer be acute or relevant. So darating ang panahon. If we apply it sa ating buhay ngayon, darating ang panahon, yung mga pagsubok na meron tayo ngayon, wala na, mga kapatid. Bawa itong pandemic na ito, maring ang ilan nagsasabi sa atin, oh pastor, ilang taon na ito, isang taon na ito, ilang buwan na ito, ilang, ang dami na, may mga namatay. Well, mga kapatid, we are living in a sinful world. We cannot escape itong mga pagsubok na darating sa ating buhay, and yet we can hold on that God is with us. So, ang Diyos nagbibigay ng information sa atin. At ang maganda, pag pinag-aralan natin ang Book of Revelation, it's the same thing. Binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng mga information para nang sa ganun tayo ay hindi mangamba, hindi matakot, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ituloy natin, tingnan po ninyo pagdating sa verse 17. The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come since the day that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. So sinasabi dito, mangyayari na itong kaharian ng Israel at ng Assyria ay mawawala, sila ay masasakop, sila ay matatalo. Pero sa pagpapatuloy ng pagbasa sa verse 17, kung itutuloy nyo po yan ng basa, well, dito po mga patid, alam nyo, gusto kong i-discuss ito ng mas malalim pa, mas marami pa, but I think our time will not be enough to discuss all of this. So, yung mga text po na ito, ang aking pong payo sa inyo, basahin nyo po yung mga kasunod pa. Pagkatapos po ng session natin, pag-aralan nyo pong mabuti, at I hope ito pong gagawin nating pag-aral ay maging inspirasyon na ang sarap mag-aral ng Bible. Ang sinasabi po dito sa verse 17 patuloy, bagamat na ang Israel at ang Syria ay babagsak, hindi nangangahulugan na ang Huda ay hindi nadadaan sa pagsubok. Sapagkat yung kaharian ng Assyria na akala ni King Ahaz ay kanyang kakampi, later on, mga kaibigan, mga kapatid, gagawa rin ang Assyria
ng mga bagay na hindi ikabubuti ng kaharian ng Huda. Kumbagang sinasabi na ating Panginoong Diyos, mangyayari itong mga ito. Okay? Pero ang piliin mo, magtiwala ka sa akin kasi alam ko yung the best, alam ko yung maganda para sa'yo. Pero nangyari po kay King Ahaz, we know, mga kaibigan, from our previous study, nagtiwala siya sa Assyria. Kaya nga po sabi na lesson natin, pakinggan nyo, Assyria, the ally and friend he had chosen to help him would turn out to be a far more dangerous foe than Syria and Israel had been. By turning down God's freely offered deliverance, Ahaz was guaranteed defeat. If Ahaz thought his world was falling apart now, things were going to get only worse. So, ang Diyos nagbibigay ng solusyon kay King Ahaz, pero yung solusyon, hindi gusto ni King Ahaz. Alam nyo, minsan mga kapatid, ganyan tayo. Ano? Yung solusyon na gusto natin, right away, wala na kagad problema. Right away, wala na kagad yung mga pagsubok ng ating buhay, pero hindi. Yung solusyon ng ating Panginoong Diyos kay King Ahaz, may-exile ka, masasama ka, masasakop ka, pero huwag ka mag-alala, a remnant shall return. Pero sabi ni Ahaz, ay hindi Lord, doon na lang ako sa Assyria. Ito, baka ang mangyari dito, talagang ako ay ligtas. Misan ganun tayo mga kapatid. We try to ask God or gusto natin na yung mga gusto nating mga pamamaraan at solusyon ay yun ang maging solusyon na ating Panginoong Diyos. But sad to say, most of the time, our solutions will bring us sa mas mahirap na sitwasyon. That's why the hard way. Kaya ang pinakamadaling paraan ay dumaan tayo o magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero yung paraan ng ating Panginoong Diyos, sometimes iaalaw niya pa rin tayong dumaan sa mga pagsubok. Ang mahalaga, God is with us. Alam niyo mga kapatid, itong si King Ahaz, hindi talaga nakinig. Pero nagustuhan ko sa ating Panginoong Diyos. Sa chapter 7, naalala niyo yung pinag-aralan natin 2 times na ang presensya ng Diyos ang Diyos ay nag-initiate to contact Ahaz at ipaalala na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan at wala siya dapat alalahanin. Pag-aaralan ninyo po, pagdating sa chapter 8, ang Diyos ay muling nagbibigay ng mensahe through Isaiah para nang sa ganun makita ni King Ahaz nga naman na totoo ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ang information, ang mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos ay tunay na mga. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 3 ng chapter 8. And I went to the prophetess and she conceived and bore a son. Ito na yung pangako. Well, ito yung isang sinasabi nilang possible fulfillment na may ipapanganak na yung sabi nga po nila, yung Emmanuel. Ha? So it's possible na yung pagpapanganak sa batang ito ay yung anak daw po ni Isaiah. Ano po? Possible na ito daw yung fulfillment. Ha? Basahin po natin ulit. And I went to the prophetess and she conceived and bore a son. Then the Lord said to me, call his name Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy know how to cry, my father or my mother, the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria. So ano po nangyari dito? This is again an assurance na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos kay Isaiah. At hindi lamang po yun maging kay King Ahaz at sa lahat ng mga naroon na kung ano yung sinabi niya sa chapter 7 na bago pa pagkapanganak nung bata, bago pa matuto ito ng mabuti at masama. At dito naman sa chapter 8, bago pa ito tumawag ng father or mother, yung Damascus at Samaria, yung kanilang kaharian o yung kanilang kayamanan mapupunta sa King Assyria. Kaya nga po ang sabi sa ating lesson, before a child could reach a certain stage, spoils of war from the capitals of Syria and northern Israel would be taken by Assyria. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi ng ating Panginoong Diyos, if it came from the Lord, it will surely happen. Kaya po, ang mahalaga dito sa aking pong pag-aaral ng leksyon, napakahalaga that we know the information that the Lord is giving us. And of course, malalaman po natin ang information na yan if we go back to the Bible. Sapat ang information na mababasa natin sa banal na kasulatan para nang sa ganun tayo ay magtiwala at hindi lamang yun para sa ating ikaliligtas.
Kaya muli po mga kapatid, tayo ay nasa January pa lamang. Inaanyayahan ko kayo to go back to the Word, to read the Scripture. Yung mga information, yung mga promises na narito ay makakatulong sa atin sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay nito. At alam nyo mga kapatid, pag pinag-aralan nyo yung history, ang ganda ng pangyayaring ito. Yung propesiya ni Isaiah, according to studies, ito ay na-fulfill, ano po, nagsimula noong 734 BC. At ang sabi daw po dito, in response to the bribe of Ahaz, di ba po naalala nyo, si King Ahaz ay nagbigay ng mga kayamanan kay Tiglath-Pileser sa para nang sa ganon ay tulungan siya. Tulungan siya nito laban sa kingdom of Syria and Israel. Pero in reality, yun naman talaga ang plano ng Kingdom of Assyria, kasi ang gusto nila talaga ay sumakop. Tingnan nyo po ang nangyari, ang ginawa ni Tiglath-Pileser III. Ang sabi po dito mga kapatid ay noong 734 BC, he smashed the Northern Coalition. And then he conquered Galilee and Transjordanian regions of Northern Israel. And then, he deported some of the population noong 734 BC po yan. And then, pagdating po ng in between 734 and 733 BC, ang nangyari po, he turned the territories into Assyrian provinces. Hindi lang po yan. Pag ipagpapatuloy pa natin, yung remainder of Israel, ang nangyari po, dito po yung Israel ay talagang sinakop ng maigi nitong si Tiglath-Pileser. Ang nangyari po mga kapatid, para lang nang sa ganun ay hindi tuluyang masakop at masira itong Kingdom of Israel. Ang ginawa po ni Hosea ay himinurder niya si King Pekah, at ang nangyari po sumuko siya kay Tiglath-Pileser at nagbigay siya ng respeto, nagbigay siya ng mga bribe din para nang sa ganun, hindi na po sila sakupin. Pero in reality, they are already under the authority. Itong Israel was already under the authority of Tiglath-Pileser. At pagdating ng in between 733 and 732 BC, si Tiglath-Pileser conquered Damascus, the capital of Syria. Mga kapatid, at ang nangyari po, he made Syria into provinces. So, noong 732, in about 2 years, sa prediction na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Isaiah, Syria and Israel had been conclusively defeated. Yung dalawang kaharian na nagtetreaten kay King Ahaz ay natalo na, mga kapatid. So, totoo nga, if yung Emmanuel, yung bata, refers to the child of Isaiah, na pinangalanan ng ating Panginoong Diyos mismo, o yung sinabing ito ang magiging pangalan niya, mga kapatid, ibig sabihin po, totoo nga, ang nangyari po ay in 2 years time, bago pa makapag-father, mother, knows evil and good, bagsak ang Israel at ang Syria. At alam po ninyo, pagpag-aralan nyo pang mabuti, noong 722 BC, ay ang nangyari daw po ay pinalitan ni Shalmaneser V, si Tiglath-Pileser III, at si King Hosea ay nagtry ng political suicide at nagrebelde siya sa Assyria. Pero ang nangyari po ay yung Assyrian, they took the capital city of Samaria in 722 BC at dineport po nila ang thousands of Israelites sa Mesopotamia and Media. So mga kapatid, ano pong gusto nating sabihin dito? Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos kay King Ahaz, yung sinabi ng ating Panginoong Diyos rin kay Isaiah, ay tunay ngang nangyari. Kaya anong gusto ko pong sabihin dito? Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, this is the time when we are facing problems, especially now that we are in this pandemic, let's hold on to the information that God is giving us. At maaaring ang information na yan ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan upang nang sa ganun, mas lalo tayong magtiwala sa Kanya at hindi tayo matulad kay Ahaz na dumaan sa tinatawag po nating the hard way. Ano po? Kaya po ang sabi pa dito mga kapatid, sa verse 5 ng chapter 8, ang sabi po ay ganito, "The Lord spoke to me again, because these people has refused the waters of Siloah that flow gently and rejoice over Resin and the son of Remaliah. Therefore, behold, the Lord is bringing up against them the waters of river,
Mighty and many, the king of Assyria and all his glory. So kung mapapansin niyo po, it seems like there is a parallelism between chapter 7 and chapter 8. At ang nangyari ito, sinasabi ulit ng ating Panginoong Diyos, dahil si King Ahaz ay hindi pinakinggan ang tinig ng ating Panginoong Diyos, ang pagtawag ng ating Panginoong Diyos, ang nangyari daw po, may mighty river na darating and it represents the kingdom of Assyria at ito ay magdadala ng kahirapan sa kanila. Kaya tingnan po ninyo ang sabi ni Nicole F.D. to refuse the gently flowing waters of Siloah was to refuse the counsel of God by turning to Assyria for help. Kaya nga mga kapatid sa ating pong lesson ngayon, ang nice ko pong i-emphasize dito is that we hold on to God. Yung information na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung mga pangako na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung mga detalye na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa atin, magtiwala tayo, umasa tayo sa Kanya. Tingnan nyo mga kapatid ang nangyari kay King Ahaz. Akala niya ay tutulungan siya na ni Tiglath-Pileser, pero pagbabasahin po ninyo sa 2 Chronicles 28 chapter 20 to 21. So Tiglath-Pileser, king of Assyria, came against him and afflicted him instead of strengthening him. For Ahaz took a portion from the house of the Lord and the house of the king and of the princes and gave tribute to the king of Assyria, but did not help him. So akala niya mga kapatid, tutulungan siya. Yung Diyos na nag-o-offer na ng tulong sa kanya, nag-o-offer ng mga information, ng mga details, parang sa ganun, sa magtiwala sa ating Panginoong Diyos, hindi niya ginawa. Kaya po ang nangyari mga kapatid, hindi rin sa tinulungan ng King Assyria, ng King of Assyria. Nangangahulugan mga kapatid, akala niya it's the easy way, but in reality, nung nag-decision siyang piliin ang Kingdom of Assyria more than God, he was preparing himself to go the hard way. Kaya po number one mga kapatid, let's hold on to the information from the Lord. Yung information na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, it is true. Pag sinabi ng ating Panginoong Diyos, it will surely happen. We may not know when. Sometimes it will take time. But let's hold on and let's trust Him. Kaya po, this will lead me to my second point. At ang second point ko po, ang linagay ko ay invitation of God. So una, ay tinignan po natin yung information from God na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Isaiah para marinig ni Ahaz, ni King Ahaz. Ngayon po, tingnan po natin yung invitation ng ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo dito po sa invitation ng ating Panginoong Diyos, ito po yung mga ilan sa nakita ko na imbitasyon din naman ng ating Panginoong Diyos sa atin sa panahon natin ngayon na habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, nawa po mga kapatid, let us listen. Let us accept this invitation. Let us respond to this invitation. Number one, there is an invitation. Invitation from God or yung invitation ng Diyos sa atin to trust Him. Trust God. Sabi po dito sa Psalms 118 verse 9, it is better to take refuge in the Lord than to put confidence in princes. Yan po nangyari kay King Ahaz. Mas nagtiwala siya mga kapatid dun sa makalupang kaharian kesa sa ating Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari. So ang nangyari po dito mga kapatid, ang first invitation based on our lesson is God is inviting us to trust Him. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo yung pangalan nung yung sa binasa po natin sa chapter 8 verse 3 na yung ipinangalang Maher-Shahal-Hash-Baz. Ang ibig sabihin po nito ay spoil speeds, prey hastens, and symbolizing the rapidly approaching defeat of Israel and Aram. Ano po? So ang sabi po dito mga kapatid, Itong pangalan na ibinigay doon sa batang ipinanganak sa chapter 8 ay nagpapakita at nagsasabi na mangyayari ng mabilis. Kaya nga yung tinignan natin yung fulfillment in just 2 years, bagsak ang Israel at saka ang Assyria. Kaya lang po ang nangyari mga kapatid, kung titignan natin, ang nangyari kay King Ahaz, hindi siya nagtiwala. Mas pinili niyang magpasakop, maging alipin ng Kingdom of Assyria kaysa maging alipin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, pinag-aaralan po namin yan, yung
metaphor ng slave sa banal na kasulatan. Nakakatuwang isipin, mga kapatid. We are slaves of sin. And it's possible we are slaves of the things that we are enjoying the most in this life. And God is calling us, and God wants us to be free from slavery. And the only key for us to be free from slavery of sin is to be a slave of God. To be slave of God. Bakit? Kasi yung pagiging alipin ng Diyos, yung pagiging servant ng Diyos, ang Diyos natin ay mapagmahal, mapagpatawad. Hindi siya yung katulad ng kasalanan. Hindi siya katulad ng kaaway na pinipilit tayo, ginagawan tayo ng masama. Ang nice ng ating Panginoong Diyos, if we truly follow Him, we surrender ourselves to Him, He wants us to be free. Kaya po dito, mga kapatid, yung pangako ng Diyos, yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, magtiwala ka. Magtiwala ka, Ehas, pero hindi po ginawa ni King Ehas. At nawa po, mga kapatid, sa lesson natin ngayon, if there is an invitation from the Lord right now to trust in Him, I hope that we will trust Him more than our money. We will trust Him more than our career. We will trust Him more than ourselves. Minsan, alam nyo, yung puso natin nakalagay sa banal na kasulatan, mandaraya yan eh. Minsan, yung puso natin sinasabi, ito ang dapat natin gawin, ito ang dapat natin tahakin, ito yung dapat na gusto natin. Pero mga kapatid, we are to trust in the Lord. Ha? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo, sabi pa dito, yung pangako ng ating Panginoong Diyos, kung pag-aaralan ninyo at babasahin ninyo yung Isaiah chapter 8, verse 8 hanggang 10, ito daw po ang nagsasabi na, although Assyria would fill Emmanuel's land, kahit na nasasakupin itong Huda, ang mahalaga, they still had the promise that God is with us. Ibig sabihin, mga patid, maaring may pagsubok tayo ngayon, pero ang mahalaga, sigurado tayong kasama natin ang ating Panginoong Diyos. And for me, that is a message, an invitation that we can trust in the Lord, that we are to trust in Him. Tingnan nyo, sabi ng Isaiah 8 verse 10, take counsel together, but it will come to nothing. Speak a word, but it will not stand, for God is with us. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kamusta po, mga kapatid ko? Kamusta po, mga kaibigan ko? Kamusta yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo sa buhay? Pinansyal, spiritual, pamilya, pisikal, ano mang mga pagsubok yan. God is inviting us to trust Him. Magtiwala tayo, mga kapatid. At hindi lamang sa magtiwala tayo sa Kanya, tandaan natin, ipinadala Niya ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun, mga kapatid ko, is enough for us to believe that God loves us, that God is with us, sapagkat hindi Niya gagawing ipadala ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi nais Niya na tayo ay mapabuti at tayo ay maligtas. Again, in this world, we will have troubles, we will have tribulations, but let's hold on to God. Magtiwala tayo sa Kanya. Tingnan niyo, sabi ni Ellen White, invitation upon invitation was sent to erring Israel to return to their allegiance to Jehovah. Tender were the pleadings of the prophets, and as they stood before the people, earnestly exhorting to repentance and reformation, their words bore fruit to the glory of God. So ulit-ulit na inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, maaring ilang beses na tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos, sinasabihan tayong magtiwala sa Kanya, and still we refuse. I hope that today, we will make that decision to trust in Him. Ano pa? Ang invitation ng Diyos in verse 11 ng chapter 8 is to fear God. Tingnan niyo po. For the Lord spoke thus to me, with His strong hand upon me, and warned me not to walk in the way of His people, saying, do not call conspiracy all that these people cause conspiracy, and do not fear what they fear, nor be in dread. But the Lord of hosts, Him you shall honor as holy, let Him be your fear, and let Him be your dread. Sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito, kung may kinakatakutan ka ngayon, ano man yung mga bagay na natatakot ka ngayon, wag mong katakutan yan.
Mas magbigay ka ng respeto, mas ang Diyos ang katakutan mo. Well, alam po ninyo ang ganda ng discussion dito sapagkat yung fear dito, hindi ibig sabihin na yung natatakot ka na, uy, ayaw mo, yun, alam mo yun, yung parang nagtatago sa ating Panginoong Diyos. Hindi ganun mga kapatid. Yung takot dito ay yung respeto. Mas pinipili nating respetuhin ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo, sabi ng lesson natin ang ganda. Sabi dito, true fear of God as holy means that you recognize Him as the ultimate power in the universe. Such fear overcomes any other fear. If He is for you, nobody else can touch you without His permission. If He is against you because you have rebelled against Him, you can run, but you can't hide. So, ang sinasabi dito, yung fear dito na sinasabing ang Diyos ang maging iyong katakutan. Kasi bakit? You recognize that He is the source or He is the Lord of Lords. He is the most powerful God. And because of that, anumang bagay na kinakatakutan mo, hindi ka matatakot. Alam nyo, sa araw-araw nating karanasan, mga kaibigan, mga kapatid, ano, di ba po, may mga kinakatakutan tayo. May mga ilang tao takot na mawalan ng trabaho. Palagi ko po, it's a normal feeling. And ano pong ginagawa natin? Sa takot nating mawalan ng trabaho, ano pong ginagawa ng iba? Di ba nawawala yung takot natin sa ibang bagay? Halimbawa, may ipapagawa sa iyo yung boss mo, hindi ka sanay sa ganun. Pero sa takot mo na mawalan ka ng trabaho, gagawin mo yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa. Di ba po? Yung mga tao, kaya ngayon, well, in a negative sense, yung mga tao sa takot nilang magutom, sa takot nilang walang mapakain sa kanilang mga anak, ano po nangyayari? Yung takot nila na mawalan ng makakain ng kanilang pamilya, minsan nagiging dahilan para kumapit sila sa patalim. Ibig sabihin, yung mga bagay na dating natatakot sila, pag merong mas mataas na kinakatakutan, ano nangyayari daw po? Nawawala yung ibang takot. At ganun nga naman, di ba po? O di ba? Pag halimbawa, takot tayo na may mangyari sa atin. Ano po? So anong gagawin natin? Yung halimbawa, may mga taong takot magpa-injection. Ano po? May mga taong takot na dumaan sa mga vaccination. Pero dahil ayaw mong magkaroon ng COVID-19, ang ginagawa ng iba, nawawala yung takot nila dun sa turok kasi mas nangingibabaw yung takot nila na baka magkaroon sila ng COVID-19. Ayaw nilang mamatay. Anong sinasabi ko dito mga kapatid sa ating lesson? Ang sinasabi sa atin, kung kinikilala natin ang ating Panginoong Diyos na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay, Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubusan at ayaw nating mawalay sa Kanyang pag-ibig, yung takot natin, yung takot na mawala Siya sa atin, yung takot na tayo'y mahihiwalay sa Kanya, magiging dahilan para nang sa ganon, yung mga bagay na kinakatakutan natin sa sanlibutang ito, mawawala sa atin. Sapagkat mga kapatid, we honor God, we love Him, we respect Him because He first loved us. Tandaan niyo po mga kapatid, it cannot add to our salvation. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Bago pa tayo nagmahal sa Diyos, minahal niya na tayo. Bago pa tayo gumawa ng mga bagay na kung ano naman, ang Diyos ginawa ng lahat para tayo ay maligtas. Kaya ang sinasabi ng ating lesson dito, kung may mga bagay na kinakatakutan tayo, do not forget na ang Diyos ay all-powerful God. We are to fear Him more than anything else. We are to respect Him, love Him more than anything else. At yun ang magiging dahilan para nang sa ganun yung takot natin sa sanlibutan mawawala, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Yung takot na mamatay, pag tayo nasa Panginoon, mawawala po yan. Yung takot na mawalan ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ito, mawawala. If God is already our greatest treasure, if God, yung love ng Diyos na naranasan natin, mawawala yung mga bagay na yan. Well, of course, human as we are, it's normal to feel yung fear. Normal po yan mga kaibigan. Huwag nyo isipin na, ay, natatakot pa ako, siguro, ano pa to? Ibig sabihin, ano pa ako? Mahina pa ang aking relasyon sa ating Panginoon. Well, mga kapatid, yung mga nararamdaman nating takot, as humans, it's normal. But do not stay there. Huwag niyong pahintulutan na manatili kayo dun sa takot na yon. Mas piliin nating magtiwala at mas mapiliin nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Let us fear God, give glory to Him. Ano po? Kasi pag pinili po natin yon, eventually ang fears natin in this life, it will end.
mawawala po yung mga bagay na yan. So number one, yung again, dito po sa una yung information from God, yung number two, yung invitation of God or invitation of, the invitation of God is to trust Him, to fear Him, and ang linagay ko po dito, meron pang isa is to be loyal to Him, to be loyal to God. Tingnan nyo pong sabi sa 1 Corinthians 10:20, ito po ay merong ginawa si King Ahaz na hindi maganda. Sa halip na siya'y magtiwala sa ating Panginoong Diyos, mas pinili niyang magtiwala sa mga ibang bagay. Ang nangyari po kung pabasahin niyo sa Chronicles, makikita po ninyo mga kapatid na si King Ahaz, kung itutuloy niyo rin yung kwento sa Isaiah chapter 8, sa Chronicles, itong mga kwento ni King Ahaz, makikita niyo po na si Ahaz was deeply involved in pagan religion, which was heavily interconnected with occult. And they sacrifice to demons. So, anong nangyari po dito? Parang si King Saul. Na nangyari po si King Saul, sa halip na sa Diyos, dumiretso, sa halip sa Diyos, humingi ng payo, nagpatawag siya ng espiritista, at dun siya kumonsulta. At ganun din ang gawain ni King Ahaz, mga kapatid. Kaya po yung lesson natin, pinapaalalanan tayo that we are to be loyal to God. Sa panahong kailangan natin ng information, sa panahong kailangan natin ng mensahe, sa panahong kailangan natin ng enlightenment, walang iba tayong pupuntahan kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pupunta, mga kapatid ko, sa yung mga, alam nyo yun, yung mga sinasabi nila, mga espiritista, mga albularyo, yung mga tumatawag na mga espiritu. Kasi bakit, mga kapatid, yan ay nagpapakita that we are not loyal to God. So there's an invitation from the scripture or from my lesson today that we are to be loyal to God. Alam nyo, yung gawain ni King Ahaz na yan, naging dahilan rin, para tingnan nyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, sa 2 Chronicles 28:27, they did not bring him into the tombs of the kings of Israel. Kasi bakit? Ang nangyari po mga kapatid, yung kanyang naging example, mas pinili niya magtiwala sa Assyria, at hindi lamang yun, nung siya'y marami ng mga problema at mga pagsubok, mas pinili niyang lumapit sa mga espiritista, mas pinili niyang mag-practice ng mga practices ng pagan religion. Mga kapatid, ito ay hindi nararapat. At sa panahon natin ngayon, marahil meron ng ilan sa atin, baka po may gumagawa sa inyo, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, pag kayo ay gipit na gipit, malaki ang problema, baka pumupunta pa kayo sa manguhula, pumupunta pa kayo kung sa mga espiritista. Mga kapatid, that is a sign that we are not being loyal to God. Or we are not loyal to God. I hope and pray that our lesson today is inviting us to be loyal to the God who loves us, who cares for us, who sent His Son Jesus Christ to die for us. And that is enough reason para tayo ay maging loyal sa Kanya, because the Bible says, even if we are faithless, God is faithful. Nawa mga kapatid, yung pagtatapat ng Diyos sa atin, pagmamahal ng Diyos sa atin, yung pagmamahal na pinakita kay King Ahaz, I hope makita po natin na ganun din ang pagmamahal na pinapakita ng Diyos sa atin. And for my last point, ang una ko pong linagay, again, information from God. Number two, invitation of God. And number three, ang linagay ko po dito, yung lahat ng pinag-aralan natin ito, it shows the intimacy of God. It shows the closeness of God to us. It shows the love of God para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, lahat ng sinabi ng ating Panginoong Diyos kay King Ahaz through Isaiah ay nagpapakita ng matinding pagmamahal ng Diyos para sa atin. Well, minsan, may mga magulang, alam nyo, ako po bilang tatay ngayon, may mga bagay na sinasabi ako sa aking mga anak na minsan hindi nila nagugustuhan, minsan ayaw nilang pakinggan, minsan, alam nyo, naiinis sila. Pero mga kapatid, bilang tatay, I know in my heart na sinasabihan ko sila because I love them. And as I try to see this story, habang tinitingnan ko yung flow ng story na si King Ahaz ulit-ulit na sinasabihan ng ating Panginoong Diyos at patuloy na hindi pa rin nakikinig, nakikita kong pagmamahal ng Diyos na patuloy na sinasabihan tayo. At kaya lang po paminsan, sa sobrang katigasan ng ating ulo, we want to do it the hard way. We want to do it our own way. Sa katigasan ng ating ulo, pinapahintulutan na lang ng ating Panginoong Diyos. Pero bago pa niya tayo pahintulutan, dumaan sa mahirap na daanan, mga kapatid,
O bago pa tayo paintulutan ng Diyos dumaan sa mga mahirap na mga pagsubok o yung mga desisyon na ating iniisip, gagawin lahat ng ating Panginoong Diyos para palalahanan tayo, sabihan tayo, gabayan tayo. But it's up to us if we will see His love, if we will see that He cares for us. But as for me, mga kapatid, as I tried to read the story of King Ahaz, itong chapter 7 and chapter 8, I can see the love of God. I can see the closeness of God. I can see the intimacy of God for mankind. At nawa po, mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, sa ating pag-aaral, maaaring pagminsan din natin magustuhan ang sagot ng ating Panginoon. Pero isa lang po ang aking masasabi. At isa lang rin ang naisiparting sa atin ng ating pag-aaral. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Manghawak tayo sa Kanya. At nawa po, mga kapatid, lagi tayong magtiwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. At ang ultimate na tuwing nalilimutan natin ang pagmamahal ng Diyos, just look at the cross. Tingnan natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakilala sa atin at nagpapakita ng matinding pag-ibig niya para sa atin. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Nawa po, mga kapatid ko, kaibigan ko, na bless kayo sa ating pagre-repaso ng lesson. Purihin po ang Panginoon, pagpalain kayong lahat, tayo po yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Tulungan kaming, Panginoon, na maisabuhay ito. Maraming salamat po sa mga natutunan po namin. Tulungan kami, Panginoon, to listen sa mga information, sa mga detalye na mga binibigay niyo po sa amin. Sapagkat ito'y nagpapakita lamang, Panginoon, na tunay na kayo'y Diyos na nakakaalam mula noon hanggang ngayon at sa mga darating na panahon. Lord, thank you rin po sa inyong invitation. Help us, Lord, to trust you, to fear you, and to be loyal to you. And Lord, salamat rin po for reminding us of your intimacy or your closeness to all of us, your love for all of us. Lord, tulungan niyo po kami. Madamanawa namin araw-araw ang pagmamahal ninyo. Thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. Lord, ano man ang mga problema, pagsubok ng aking mga kapatid, mga kaibigan, tinataas ko silang lahat sa inyo. Samahan niyo po sila. Paramdam niyo, Panginoon, na napakalapit niyo po sa kanila. At ano man mga pagsubok ng aming buhay, help us to remember, tulad na nangyari po dito sa Isaiah 7 and chapter 8, God is with us. Maraming salamat po, pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Magsama-sama po tayo sa mga susunod pang pag-aaral.